Another topic for today is linawin mo ang financial wealth na gusto mo. Okay, my name is Mami Shona. You can call me Momsy. And welcome to my YouTube channel, Amazing Mindset, and my Facebook page, Financial Health. Iniisip mong kaya mo, tama ka. Iniisip mong hindi mo kaya, tama ka rin. No? Nag-i-start po ito sa ating mindset, no? Kaya nga po, Amazing Mindset yung aking YouTube channel. It will start from your thinking, your thoughts, no? So ngayon, para malinawan mo kung ano talagang financial route na gusto mo sa buhay, kailangan mo mag-design. Okay? I-compare mo po ang God's universe sa isang malaking-malaking restaurant, no? Kapag wala kang in-order, no? Hindi ka pagsisilbihan ng kahit sinong waiter. Tama? Hindi ka makakareklamo sa waiter kung bakit wala kang pagkain. Kasi number one, wala ka namang order. Correct? So ngayon, bibigyan ko po kayo ng option kung ano talaga yung financial wealth na gusto ninyo sa buhay. Okay? Number one, financial wealth. Option one, yung sapat lang. Ito bang gusto mo? Sapat lang, no? Sapat na pambayad sa bills, no? Sapat na pambili ng pagkain sa araw-araw, sapat na pambayad sa tuition ng mga bata. Okay? Sapat lang, no? Nasa para pagdating pagtanda mo, iaasa mo na lang yung sarili mo sa mga anak mo, no? Kasi hindi sapat yung SS mo, yung GSIS pension mo. So hindi mo masuportahan mabuti yung pagtanda mo, kaya iasa mo na lang sa mga anak mo. Okay, yung bang gusto mong financial wealth? Okay, so it's a valid choice, no? Irerespeto po yan ng God's universe kung yan ang gusto mo. Okay, pero may option number 2 naman. Ito ang option number 2. 2, 2, 2. Okay? Higit pa sa sapat. Ayan. Sa option na to, mababayar mo lahat ng bills mo. At makakaipon ka for the future. At makakapagbakasyon kayo ng buong pamilya mo, matutulungan mo ang maraming nangangailangan, makapagbibigay ka pa sa mga gawain ng Diyos. Kung gusto mo to, then choose this as your financial goal. Again, it's a valid choice. The universe will respect your choice, no? Pero mas lalo namang irerespeto ng God's universe ang choice mo sa option number 3. Labis pa sapat. Yan. Kumikita ka ng 1 million isang buwan or more. Yan ang gusto mong pinili yung financial wealth, di ba? Option number 3, bukod dyan, nakakapag-tithe ka sa simbahan ng 100,000 per month. Nakakapag-donate ka ng 300,000 sa mga charity organization, livelihood project mo, at maraming kang natutulungan na pamilya, no? At nakakabili ka ng anything na gusto mo. You have the money freedom and the time freedom. Okay? Bakit? Dahil na decision kang maging mayaman. Okay? For the sacred purpose also. Dahil ang maging channel of support para sa mga gawain ng Panginoon. No? Kasi nga, nagkaroon ka ng unlimited income, unlimited health, naging unlimited support and blessings ka. Diba? Ang sarap ng pakiramdam nun, no? Do you want this kind of wealth? Diba? Ganito pang klaseng lifestyle ang gusto mo. Option number 3, kaya mong kitain kahit gaano kalaking pera na gustuhin mong kitain. Yung lifestyle mo ay eto na, no? And the Bible says, the Lord will make us prosperous and our land will produce rich harvest. Psalm 85:12. So kahit pala sa Bible sinasabi yan, no? Ngayon, anong dapat mong gawin? Ang tanong ko sa'yo, desidido ka bang maging mayaman? Baka ikaw yung tipong tao na kesera-sera, whatever will be, parang bahala na, no? Parang most people wish to be wealthy, wish na lang nila yan. Parang, kung para sa akin yung Chona, sa akin yan, okay, magiging sa akin yan. No, kapalaran ko yung mama niya yan, hindi po totoo yun, no? Nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. You have to be decided and committed na gagawin mo siyang maging mayaman ka. Hindi yung antayin mo na lang na maging kapalaran mo. Hindi po totoo yun, no? Unless you decide to be wealthy, saka lang yan mangyayari. Dapat totally, number one, committed ka sa pagiging mayaman. Kasi pag committed ka, hanap ka ng paraan. Whatever it takes, whatever risk gagawin mo, alam mo na walang makakapigil sa'yo. No? Desidido kang gawin ito. Lalabas ka sa comfort zone mo. Tama?
Okay? So, anong advice ko sa iyo? You have to write down your definition of your goals. No? Ano ba talaga ang gusto mo? Let's say, nagaantay lang ang waiter ng order mo. No? In-orderan mo siya. No? Sinulat mo, kikita ako ng 1 million pesos or more by December 11, 2022. Be smart when you're getting your goals. S for specific ka dapat. M for measurable. Dapat measurable siya. Alam mo kung magkano. A, attainable. Kaya mo siyang kuhanin. No? And R, dapat relevant. Mahalaga to sa buhay mo. And of course, T, time-bounded or timetable. Meron kang specific deadline. Hindi yung gusto mo lang pero wala kang deadline. Wala ka pong matatapos. Hindi mo po siya ma-achieve kung every year na lang wini-wish mo siya. Every year na lang wala kang deadline. Okay? So, gumawa ka ng mga paalala tungkol sa mga pangarap mo. Okay? Alam niyo po ba yung vision board, dream board? Yan. No? Gumupit ng mga litrato ng mga inaasam niyo po. Idikit mo sa kartolina or sa vision, sa illustration board. Tapos, ano, lagay mo yung magandang kotse na gusto mo, anong kulay, anong brand, diba? Ang magandang bahay, ilang floor, be specific. Ano ba yan? Bungalow ba yan? Mansion ba yan? No? Lagay mo yung how much income do you want to earn? Okay? Lagay mo yung mga charity mo, lagay mo yung tungkol sa lahat po ng gusto ninyo, ilagay nyo doon, itikit nyo, ilagay nyo, sabit nyo sa dinding kung saan nakikita nyo siya bago matulog at pagising nakikita nyo. Yan po magpapaalala sa inyo na araw-araw na kayo ay mayroong pangarap. Okay? So one day, kinausap ni Lord si Abraham at sinabi sa kanya, tumingin ka sa langit at masdan mo ang mga bituin. Mabibilang mo ba yan? Ganyan, karami ang magiging lahi mo, Abraham. Genesis 15:5. No? At pansinin mo lang, no? Sinabi ng Diyos sa kanya na magkakaroon siya ng maraming anak at apo. Pero inilarawan din ng Panginoon kay Abraham kung gaano sila karami sa pamamagitan ng bituin sa langit. Pictures are powerful. No, kaya kayo po gumawa ng dream board. Para kay Abraham, tuwing titingin siya, no, sa langit, parang, no, na yun ang kanyang dream board, yun ang nagpapaalala ng kanyang mga pangarap. Okay? Kaya, gumawa ka na po ng dream board. And a part of this dream board could be your emotional why. So, in summary, ito yung tatlong option na financial goal na gusto mo na piliin. Option 1, sapat-sapat lang. Option 2, higit pa sa sapat. At option 3, labis-labis pa sa sapat. You have to decide, you have to be committed. Make a dream board. Write down your definition of goals. And thank you so much po. Kung nagustuhan niyo po itong video ko na to, no? At mayroon kayo nakuhang values, don't forget to subscribe, click the notification bell, like and share, and please leave a comment. Ayan. And also, follow my Facebook page, Financial Health and Beauty. Pakiclick na rin po yung follow and also pa-share na rin po sa iba para po maraming makanood, makabasa. No? Thank you so much for watching. Stay safe and be healthy. No? Iwas po tayo sa COVID, sa bahay na lang tayo. Thank you. God bless. I love you all. Amen.